Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. So sa araw na ito guys ay i-tune up natin itong owner ng aking kapatid. At ang nangyari kasi nito, ginalaw niya yung kanyang distributor na walang gamit na timing light. So na iba yung pwesto. So ang gagawin natin ay i-timing natin yan din. So yan yung ating makina, napakalamig pa niyan, hindi pa napaandar. So paandarin muna natin guys. Paandarin muna natin. So yan, cold pa yung kanyang temperature gauge. Painitin muna natin. Dapat ma-reach na yung normal operating temperature. Napakababa ng kanyang idle. Tasan natin ng konti. Okay naman, maayos naman yung andar ng sasakyan niya. Tasan ko lang ng konti. Ayan, napakalamig pa niyan. Ayan, napakalamig pa. Okay naman itong sasakyan niya. Pero gusto lang yung makita yung accurate na timing nitong kanyang distributor. Ayan guys, painitin muna natin yung makina. Ito yung mga gagamitin natin guys. So pangunahin lang na gamitin itong timing lights, importante yan. At saka itong ating instrument, digital multimeter, automotive multimeter. Ito yung kakailanganin natin para ma-tune up natin ng maayos at accurate. So bago natin pihitin yung ating distributor gamit ang timing light, so itong ating RPM muna, i-set muna natin sa standard sa 750. At yan po ay nasa normal operating temperature naman na. 750 yung kanyang yung kanyang RPM dapat. And guys, itong ating negative na galing sa ating multimeter ay doon sa negative ng baterya. Pwede rin yan sa body ground. And ito naman doon sa ating ignition coil. So ayan. So makikita na natin kung ilan yung ating RPM. Kasi wala tayong RPM gauge. So dapat yan naka 750. Taasan pa natin. And guys, so yan, lalaro sa 740, 750. So yan yung ating RPM. Ngayon ay gagalawin na natin yung ating distributor. So patayin lang muna natin, then ikabit yung ating timing light. Ayan guys, so luwagan na natin to. Ito. So may nut yan, 12 lang ang gamit. Tamang paluwang lang guys.
huwag masyadong maluwang. Basta mapihit lang natin itong distributor mamaya. So yan, pwede na siguro yan. Hindi muna natin pipihitin para makita natin yung dating timing niya. Dapat mapihit natin to. So, yan guys. Then, itong ating timing light, kabit na natin yung black sa negative na terminal ng battery at sa yung red naman sa positive. Then, yan. So, may gatla yan. Di nyo masyado makita mamaya. Red kasi yung lagay ko. Tapos, pag i-timing, pag ilawan niya ng timing light, malinaw yan eh. Makikita ko yan eh. So, sa video, pasensya na kayo guys, di natin ganong makita. Pero, wala kasi akong white marker. Red yung nilagay ko dyan. Tapos, may gatla naman. Makikita naman sa light pagka nailawan. Then, ito palang ating ano, signal receptor. Dapat nakakabit ito sa high tension wire ng spark plug number 1. So, may arrow naman yan. Yan. So, susundin lang natin yan. Then, nandyan o. Number 1 spark plug. Tapos, yung arrow, dapat nakaturo yan sa spark plug. Ayan, guys. Okay? So, paandarin natin yung sasakyan. Medyo nagpapalya lang yung kanyang ano starter, yung kanyang solenoid ng starter. Then guys, nasa 750 RPM tayo. Then tingnan natin kung na-timing ba itong kanyang ano. Sige, tinalaw nga niya yan, pinihit niya, gusto niya ipa-timing ulit. Ayan guys, nakikita yung gatla. Ayan yung gatla. Kitang kita yung gatla eh. Yung red na kulay, hindi na nakita. Pero yung gatla, kitang kita. Kitang kita, malaki kasi yung gatla ng ating ano, yung hiwa. So tumapat siya as of now, tumapat dun sa advance. 20 degree. So nasa 20 degree siya guys. So dapat sa ating Toyota, with vacuum. Ayan guys, itong ating vacuum advancer. So gumagana yan, gumagana yung kanyang vacuum. Ito yung vacuum natin. Yan yung ported line. Yan yung may vacuum yan kapag nirevolution yung ating sasakyan. Ito naman, mayroong vacuum ito habang naka-idle yung ating sasakyan. So yan guys, gumagana. So ang ating iset dyan na timing is 8 degree before top dead center. So 8 degree. Ayan, may assistant na ako guys. So, may ari ng sakyan. Kunwari, pakipihit mo ngayon. Pihitin mo yung distributor. Sa plastic ka umawak para hindi ka titiligin. Ayan guys. Dapat yan. Yeah. Pabaliktad. Gandaan, sige pa. Sige. Yan, dapat nasa 8 degree. Sige pa muna rin. Sige pa. Sige. Up. Yan guys, yung ating gatla tumatapat na doon sa gitna ng 5 at saka 10 degrees. So 8 degrees yan mga guys. So atin na yung ipitan muna. Ipitan muna natin ito guys. Revolution natin yan. Dapat yan nag-advance kapag nire-revolution kasi gagana yung ported ng ating vacuum advancer. Sige, paki-revolution mo ako.
Ayan. So, bumabalik siya. Nag-advance. Gumagana yung ating vacuum advancer. Ayan guys. So, tapos na nating matiming. Nakaset na sa 8 degree yung ating ignition timing. Ayan. So, naka 8 degree na yan. Yung gatla, tumatapat na din sa gitna ng 10 at saka 5. Ayan. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa susunod na mga videos guys. Maraming salamat po.